What's up mga kaigang? Bluetooth speaker plus smartphone. Ganyan yung i-unbox natin ngayon. Para sa mga kaigang natin na music lovers or casual listeners. At napaka-affordable lang nito kasi less than 4K lang. Ito ang Nubia Music Smartphone. Ganda ng packaging design nitong Nubia Music, oh. Napaka-colorful, tapos puno ng mga instruments, yan. Whoop! Yun, merong kagad box dito, yan. Angat lang natin. Tapos nandito na yung Nubia Music. Okay, tabi muna natin dito. Check muna natin to. Uy, andito na yung SIM ejector. Paperworks, yan. Tapos meron pang free case na kasama. Check nga natin. Yun, transparent. Hindi lang free case, meron pang free screen protector. You know, napaka-generous ng Nubia. Kita nyo naman. Okay, tingnan pa natin yung nandito. Angat lang natin. Ayun, nandito na yung charging brick niya. Maliit lang. Yan o. Tapos yung Type-C cable. Nandito na rin. Yan. Okay, tabi muna natin itong mga iba. Tanggalin natin yung plastic niya. Whoop! Yun! Andito na yung dual 50 megapixel camera. Tapos meron pang dual 3.5 millimeter headphone jack. At napaka-standout ng speaker niya kasi ang laki. Kita nyo naman. Okay mga kaigang, ito na mismo yung Nubia Music. Ganda ng design niyo, napaka-unique. Yung tawag nila sa color na to, Zeal Orange, pero mukha siyang yellow. Bukod sa Zeal Orange, meron pang isang design nito. Mas artistic yung itsura nun. Pop art yung tawag nila, yung iba-iba yung kulay. Basta ilalagay ko na lang yung link nito sa pinned comment sa baba para makapili kayo ng color. Check nyo na lang dyan. So plastic yung rear niya na parang glass. Tapos yung module niya dito, parang may holographic effect. You know, ganda oh. Pakita nga natin sa camera. Look at that. Oh ha, ganda oh. Nice! Tapos yun nga, nandito na yung dual 50 megapixel camera niya. Tapos andito yung flash. Tapos yan, kitang-kita yung speaker niya. Ang laki, yan. Powered by DTS:X. Sa mga hindi familiar sa DTS:X, equivalent yan ng Dolby. Sabi nga daw nila, mas maganda pa daw niya sa Dolby, pero mas affordable. Yung design ng speaker niya, parang vinyl record, oh. Tapos dito sa right side, yan, makikita natin yung volume controls, tsaka yung power button na may red accent. Bali, hybrid na yung slot nito. Pwede kang maglagay ng dual SIM card or isang micro SD card at isang SIM card. Tapos dito naman sa ilalim yan, andito yung microphone at Type-C port. So wala na yung speaker dito kasi meron na dito, yan. Andito nga yung malaking speaker niya sa likod. Pero meron pang speaker dito sa may taas, yan. Para sa calling, no? Para ma-enhance yung call natin. Kung sa ibang post, natanggal na headphone jack dito sa Nubia Music, dalawa pa yung nilagay nila, yan o. Kitang-kita nyo naman. Try nga din natin yung case niya, mga kaigang. Okay, lagay nga natin, yan. You know? Oh, protected na yung Nubia Music natin. Buti may free case ng kasama kasi mukhang mahirap maghanap ng case nito kasi napaka-unique ng design niya. So yan, pagdating naman sa display, plastic yung screen nito na naka 720 by 1612 IPS LCD. Well, di na rin masama, tsaka expected naman yan sa mga budget phones gaya nitong Nubia Music. Pero naka 90Hz screen refresh rate naman to at mayroong 5 megapixel selfie camera na may dynamic island parang sa iPhone. Pwede mo din i-extend yung RAM nito up to 8GB at may 128GB na storage. Kung bidin pa kayo sa 128GB na storage, meron naman itong micro SD card slot up to 512GB. At speaking of storage pala, hindi nyo na po problemahin yan dito sa Orico. Nagpo-provide ang Orico ng affordable, high-quality electronic transmission and storage products katulad ng HDD, SSD, at enclosures. Check nyo lang yung link sa pinned comment sa baba at huwag nyong kakalimutang ilagay yung 10% off discount code. Meron na rin pala itong 5,000 mAh na battery. Pero kung ako sa inyo, hindi ko ide-drain to kasi nasa 10 watts lang yung charging niya. At if ever nagagamitin nyo to pang Netflix, naka-wideband L3 lang to at naka-4G LTE. Again, expected naman yan sa mga phone na ganito yung price range. Pero yung kinaganda naman ito, meron tong built-in FM radio. Kahit hindi nyo lagyan ng headphone jack, working yung FM radio niya. No need na rin ng data or Wi-Fi.
Speaking of headphone jack, dalawa yung nakalagay dito, no? Yan, pinakita nga natin kanina. Pero hindi sinabi ng Nubia kung ano yung bitrate nito. Pero pinaka main purpose talaga nitong dual headphone jack is for music sharing. Kaya maganda to sa mga nag-aaral ng music, yung mga nag-aaral ng pyesa, yung mga nasa choir. Tapos yun nga, powered by DTSX na to. Naka-built-in na to mismo sa settings, kaya kahit hindi ka na mag-download ng equalizer. May mga presets rin na naka-ready, pero pwede ka din gumawa ng sarili mong preset, depende sa music taste mo. Ngayon mga kaigang, punta naman tayo dito sa speaker niya kasi ito yung pinaka main selling point nitong Nubia Music. Kini-claim nila na meron tong 600% volume. So yun mga kaigang, pag in-adjust niyo yung volume, yan, makikita niyo yung blue. Ibig sabihin niyan yung normal max volume niya. Tapos pag nakita niyo yung bluish purple, yung volume bar niya, ibig sabihin lang noon naka-activate na yung 600% volume niya. Okay yan, makikita niyo dito. Test natin sa music. Okay, play tayo dito. Yan, you know, bluish purple. Pamingin natin sa mic. Bakit sa? Pwede ah, pwede ah. Sabi ko na mga kaigyan, talagang malakas yung speaker nito, no? Compared sa mga iba speaker na smartphone. Tsaka crispy yung tunog niya dahil na rin siguro sa DTSX. Okay naman yung mids niya tsaka highs, pero yun nga, yung bass niya hindi mo masyadong marinig. Pero syempre, hindi naman ako nag-expect na may bass to, lalo na sa form factor niya, no? Wala nang space na mapaglalagyan talaga. Pagdating sa sound quality, pwedeng-pwede to sa mga casual listeners. Pero hindi ko nire-recommend to sa mga audiophiles. Lalo na hindi naman nila in-specify yung bitrate nitong headphone jack, tapos hindi nila binanggit yung digital to analog converter chip na ginamit dito. Usually, yun yung madalas na hinahanap kasi ng mga audiophiles eh. Again, sa smartphone gaya nito na less than 4K, hindi na rin ako mag-expect ng mga ganon. Hindi rin to naka-design for gaming, given na naka-Unisoc SC9863A yung processor nito. Ito yung entry-level processor ng Unisoc. Kaya makikita nyo sa video natin, menu pa lang sa ML, lag na! Pwede lang dito yung mga basic casual games since hindi to gaming focus na phone. Pagdating sa camera, hindi to yung strength ng Nubia Music. May detail pa rin naman, lalo na pag maganda yung lighting. Makikita nyo naman sa mga sample photos at videos natin. Pero kung mapapansin nyo, hindi ganun ka-sharp compare sa mga phones na nasa 10,000 pesos pataas. Ayun nga, common naman yung ganitong camera quality sa mga phones na less than 4K lang, gaya nitong Nubia Music.
Obviously, sa halagang less than 4K lang. Nakatarget lang talaga to sa mga casual listeners na gusto ng phone na may Bluetooth speaker, built-in FM radio, at headphone jack. Again, hindi to para sa mga audiophiles. Pero as a backup phone or extra phone, pwedeng-pwede na tong Nubia Music, lalo na maganda yung design. Expandable storage, at may malakas at malaking speaker. Pwedeng-pwede na para sa phone na less than 4K lang. Yung link nito, nasa pinned comment lang sa baba. Kaya kayo mga kaigang, anong masasabi nyo dito sa Nubia Music? Comment down below!